isa sa mga dinarayan ng Teresa ay ang Hinulugang Takta. Ngayon, nandito tayo upang alamin kung ano-ano ang mga pinagbago nito noon hanggang sa magpangayon. Kakausap tayo ng mga ilan sa mga nangangalaga dito kung paano nila napapangalagaan ang lugar nila. Tara, samahan niyo. Maganda po ngayon. Maraming at malinis. Yan talagang inaan namin para yung ano niya, di maliit ang ano niya, agos niya. Lininisan namin sa ibabaw din. Ano ba? Lininisan namin tapos ayun, lumakas ang ano. Pero hanggang matagal na yan. Kahit na sabihin na ano, yung mainit, yung mga tag-araw, tag-in, ano, talagang malakas na. Hindi siya tumitigil ang tubig. Tayo na sa Antipolo. Ako pala si Rayleigh Manipon from Polytechnic University of the Philippines po, BSTM. Nag-i-interview po sana kami tungkol sa Hinulugang Taktak po. Yung una po, ano po bang brief history po ng Hinulugang Taktak? Well, ang pinaka-history ng Hinulugang Taktak, it's all about kung bakit tinawag ito ng Hinulugang Taktak. Based from the kwento ng mga Antipoleños, meron sa isang kampana na simbahan noon na pag pinatutunog, may nararamdamang kakaiba yung mga tao. Likewise, yung buntis daw kasi wala nang time pa noon. Yung buntis, nararamdaman sumasakit ang tiyan. Yung mga wala, hindi naman buntis, sumasakit ang dikdik. Para bang example natin ang tunog. Yung sounds na, di ba pag hindi maganda sa tunog sa pandinig natin, masakit sa dikdik. Hindi naramdaman ng mga tao nun. That's why, kinausap nila ang pari na kung pwede, huwag nang patunogin yung kampana. Kaya lang, hindi lang isang gamit ng pang-religion o religious equipment, hindi lang pwede siya gamitin. So, nag-come up yung mga tao na parang welcome bayan. Ang mismo ang nag-initiate, tatanggalin na ang kampana. Itinakbo yung kampana, papunta rito sa Hinulugang Taktak. Diyan mismo, sa pinapagsakan ng tubig na yan, diyan inihulog yung hinulog, yung kampana. Bakit tinawag na Hinulugang Taktak? Kasi ang tawag na dyan sa kampana ay taktak. Kaya Hinulugang Taktak. Tinitron over sa DNA kasi may isang mayor daw, sila pa ako dito na may isang mayor na hindi kaya nila i-sustain ang needs ng Hinulugang Taktak. So, nag-decide sila na pansamantala ng turnover muna sa DNA. Kaya ito minanage ng DNA. So, dahil naman kay Mayor Gatlabayan, nagkaroon ng co-management. At binuhay naman yan ng Mayor Julinares, yung co-management. Kaya, nakapasok ang local government dito sa Hinulugang Taktak. A year 2013,
after nung mama gain ni Mayor yun ang pagka ang bayig mayor pinasara niya muna pansamantala for about 1 year and 8 months. Nag-run ang rehabilitation. So, nagkaroon kami ng soft opening dated February 13, 2015. Wow. Yeah. So, opening pa lang ito. Wala pa kayong grand opening. So, next po, ano po yung pagkakaiba po ng dalawang takpak noon tsaka sa ngayon? Kung babalikin natin ang naunang panahon, unang-una talaga, napapaligod pa yung tubig na yan. Ngayon. Pero, kung para noon, nung nahawakan na namin ang rehabilitation ng Hiligang Taktak, nagkaroon ng improvement. Bakit? Natanggal namin dyan ang 985 families by virtue of support mandamus na minamanduhan lahat ng LGU, lahat ng national agencies, implement ang mandamus. Kunin mo yung property ng gobyerno, which is the 3 meters easement. Mawala yan. Kasi hindi pa masyado malinis. Pero tolerable na siya. Yes. Meron ka dyan, nautulog eh. Mismo sa tabi ng taglatag ng balik, nagnatulog. Sige. Kung yan ay hazardous pa ka mo, hindi mo tulog yan. Yes. I hope makagraduate kayo. In behalf of the Sitawa City Government of Antipolo, headed by Mayor Julinares, and ang aming Governor ni Linares, iniimbitahan po namin kayo na pumasyal sa Antipolo. Tayo lang sa Antipolo, numero uno Antipolo. Thank you.